dito pa sa page 68, God Your Blessing. Nakatay po dati yung una hanggang huli. Yun lang po ang nakatay po dati. God, when upon us billows you attempt this toast. Ready? Sing! When upon us billows you attempt this toast. When your heart is high, sinking holy toast. God, your many blessings in them one by one. And it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings in them one by one. Count your blessings in what God ang Diyos na, di ba nagwala? Kasi na parang ang
months na. Hindi sabi ni Brother Ibrahim. So, ano yung way na para mag-guide tayo at manatili tayo sa pananampalataya na yun? Pagdating sa love, kasi nga, may love na, love mo nga eh. Kaya mo nga, love, may concern ka, may ano ka, pero naiinis ka pag hindi nasunod o ano man. O doon tayo, mapamagulang ka man, mapaanak ka, mapaasawa ka, mapaempleyado ka. Nandun yun eh. Na kasama natin yon. May mga tao talagang makiinis na kahit mahal mo, eh, maiinis ka. Hindi na pinapansin siguro sa'yo na naiinis ka. Ay, hindi naman po. Hindi, gusto ko lang kong bigyan ng puntos yung sinasabi niya na tinatakip, napantakip sa inis, ang love. Pero may love nga rin na maiinis ka kasi na hindi nasunod. Katulad ng Diyos na nagagalit din sa tao dahil hindi nasunod. Oo, dun sa love na meron dapat tayo. Yung sinabi ko kanina is nagtatakip ng karamihan ng kasalanan. Yung love. So, yung inis na sinasabi nyo, na di ba, mahal niyo yung tao, pero dahil hindi ka nasunod, is naiinis ka. Tampo? Yan yung... Paano? Natural po sa tao yung mainis. Pero nakalagay sa James or sa Ephesians, pwede ka mainis, pero huwag tumagal. Pwede ka mainis, pero huwag sa araw sa inyong nasa... Ephesians po yan. Ayaw nang love. Nagalit. Bahala kayo. Para tsitayunan din ang pagkapaligod. Nagalagay po kasi doon, maglulubog ang araw sa iyong galit. So, nandun ba rin yung pag-ibig? Maiinis ka, pero hindi pa kasi yung inis sa pagtatanim ng galit eh. Pag nainis ka, parang kunting imot lang, kunting mali niya lang, paggalit ka doon sa isang tao. Ano lang, ano, galit ka na. Galit ka na doon. Pero kung nainis ka lang, at paglipas ng araw is nawala na yung kiss na yun, parang wala na. kasi ang magkakaintindi ko dyan, yung sinasabi ng Diyos, which is spiritual love yun, hindi natin pwede compare sa universal love ng tao. Kasi yung kanya, even galit sa'yo or kakaaway mo yung tao, mahalin mo pa rin, di ba? Matuto kang magpatawad. Yun yung love na gusto ni Lord. Pero yung universal love na tao na everyday, na sinasabi ni Mr. Disney na kahit gusto mo na inis ka rin, sabi pa rin nasunod. Ay yung love yun na araw-araw natin sa pamumuhay. Halimbawa, asawa mo, di nagsahe, may inis ka, gusto mo na inis ka. Diba? Girlfriend mo, di sumipot, may inis ka. Kasi pag-alaw yun, patulad ng ito, lahat tayo, magulang tayo, sa anak. Siyempre, lalo na kung, siyempre sa dami ng demands na kailangan nilang gawin, kailangan ka ng baha pa rin. Pero, andun yung nag-revase na dun sa pagod na. Siyempre, may inis ka na kasi meron tayong duty. Bilang tao na kailangan ka ng bahan. O, yun mga ganun yun. Sa sabon ko nung laban sinasabi na, nagkakaroon ka ng inis kasi dapat may gagawin niya yun. I-inject mo yun na dapat ginagawa yun ng isang member. Lagi natin tatandaan na tayo po ay mga Kristiyano. So, as Kristiyan, yung nasa atuin, o ang mga alagat nasa Matthew 24 verse 16-24. Sa kanyang mga alagad, kung ang sino mang tao'y ibig sumunod sa akin, tumanggi sa kanya sarili